So, kumusta naman guys? Eto na nga, blondie-blondie tayo ngayon. Hey Ken, this is Barbie. So, ayun na nga, it's a blonde day. And, wala lang, itatry ko lang ngayon mag-blonde. Diba? Para maiba naman, kasi paulit-ulit na lang na ganun eh. For a change lang, diba? Wala lang ako magawa. So, ayan, dito na ako ngayon sa parking. Aakyat na ako para umere. So, let's go. It's a prank, Daddy. Ano, open block ito kape? Ah, sige po. So, andito na ako. Ayan, nagpa-prepare na ako kasi malapit na ako umere. Hindi bago ako sa itsura ko. Ang haba doon ang buhok ko, sabi ni Daddy Floor. Okay guys, so tapos na tayong umere. Naitawid natin yung araw na to na nakawig ako. Pero hindi ko nasabi, it's a prank. So ayun na nga, after ko umere, nagre-record na po ako. So magre-record na ako ng adlib ko for tomorrow tsaka sa mga susunod na araw. So let's go! Hello po sa inyo lahat. Andito po kami ngayon sa ano, Kalento at si Sir Orly Metro. At ito po si Gandang Kara. For the second time this year, nabangga po yung kotse ni Gandang Kara. Ito po yung kotse ni Sir Orly na nabangga. Konti lang damage, o harap. Tsaka likod. Harap tsaka likod. Opo, yan. Ito yung likod, what's up? Wasak. Oh. Yung Gandang Kara po na bagong gawa lang 2 months ago, wasak po ulit. Ayan. So yun, Sir Orly, pasensya ka na ha. Sige, okay lang. Oo. Basta ano, maayos naman tayo mag-usap. Sige. Buti mabait po yung nabangga. Hindi, kasi lalo ko na si nanay. Sabi nga niya, bakit harap likod lang? Sana sinayid niyo na. Yan po yung driver. Oh. Ano nangyari? Wala ko pa ako sa ano. Baka nagkamali ka. Oo. Feeling mo break na pa ako mo sa linyador. Kasi sa para yung kotse bumangga sa harap sa harapan niya. Tinulak mo yung kotse. Ibig sabihin, nakapuwersa yung kotse. Oh. Investigador ako eh. Sige, hindi ko hindi ko talaga alam merere ako. Nakuha ko na yung mag-vlog eh, no? Ito kasi mag-vlog daw ako eh. Hindi po, ingat po kayo. Ayun, tabihin natin yung nasa loob. Siya talaga yung may kotse. Me. Anong masasabi mo? Ah, alam niyo ba kanina nang tumawag sila sa akin? Nang tumawag sila sa akin kanina, akala ko hinihintay ko na sabihin nilang it's a prank. Oh, akala mo prank. Kaya tahimik lang ako, 'di ba? Kalmado lang ako, 'di ba? Sabi ko, hinihintay ko na. Oh my god, pangalawang bangga na 'to this year. Oh. Wala kang pagsagot ni Kara para ko. Tamihin ako kasi hinihintay ko na sabihin mo, hindi, tol, it's a prank. Tapos binakuusap pa sa akin si Mami. So sabi ko, nanlalata ako, mag-merienda ako dapat. Sabi ko, hindi na muna ako kain, naalis na muna ako. Eh sakto tumawag sa akin si Papa Jackson. Pagtawag niya, sabi ko, samahan mo ako, punta daw tayong Kalentong. Buti na lang malapit na kami dito. So yun, dali-dali kayong pumunta dito. Pero sa buong buhay ko, kanina ko lang naranasan yung near-death experience na ang lakas ng pagkakasalpok namin, hindi ko alam kung anong gagawin. Oh. Ang nakapako na lang yung handbrake, iangat, tapos hindi ko pa yung kasama. Natataranta talaga ako na hindi ko maintindihan ng lalata ako. Kasi pangalawa na to, ganun din yung nangyari ng isa yung nakabangga naman, si Jeff. Ganun din, ang sabi niya, hindi doon din ko magat yung handbrake. Pero feeling ko, ganun din yung nangyari, ang natapakan niya yung isa. Gas. Sa taranta, oo. Tapos bigla kasi, ganun din yun eh, pagliko niya, biglang ganun din. Nabangga naman yun, Montero. So, pangalawa na to na same scenario. Strike 2 na po kami, pero kailangan ko kumalma, Diyos ko. Ang mahalaga, wala nasaktan. Pero, wala na disgrasya. Yung bago umalis na bahay nila, Gandang Kara, mabigat na tagapakaramdam mo. Ayaw talaga umalis. Kaya pala, kanina din, parang ayaw mo palasin si Mami. Si Mami kasi nagpa-drive. Sabi niya, ano, Charlie, pag-drive mo ko, lalakad sila. Aalis ka ba, Kara? Sabi sa akin. Eh, aalis nga dapat ako. Kasi babalik sana ako ng energy, magko-cover song kami. Eh sabi ko, sige na mauna na kayo, mamaya na lang ako. Lahat na lang delayed ginagawa ko kanina para lang hindi kami makalabas. So, ayun, baka dapat palitan na itong ano? Kotse, bago. So, ayan po, nakakalungkot na pangyayari. Basag na naman yung isang headlight. Aww. Palit headlight ulit yun. Tapos UP na naman to. Ayan, warak din yung sa baba. Hindi man lang siya nagalit kanina ng ano. So tulala pa rin ako hanggang
Pero pinagpapasalamat ko na lang mabait yung nabangga mo. Sobra ang bait ni Sir Orly. Ilang budget na naman ako sa bus na. Kasi kung sa iba-iba yan, diba? Sabihin nila, hassle. Siyempre, nag-work sila. Ginagamit nila sa sakin ngayon. Dahil walang transpo. Sobrang kalmado niya. Oo, buti na lang. Ang bibig kagad niya kalina. Sir, buti na agad mo kagad yung hungry kasi si Mami gano'n. Ang inaalala niya, tinatanong niya kung senior citizen baro yung kasama ko kasi baka makita kami ng police. Oo, walang quarantine pass. Kalma. Kailangan kong kumalma. Yari. Pero pag sa mga ganito talaga, kalmado lang ako. Di mo napansin kanina. Nung tinawagan niya, doon ako dati eh. Sabi niya, huwag kang magagalit ha. Nabangga na Jeff yung sasakyan mo. Sabi ko, ha? Kasama rin siya. Hindi siya kasama. Dinride ni Jeff para ipapark yata, ililigo. Kasi doon ko pinarking ng mga time na yon. Tapos yung tinawag niya doon, iniintay ko din na sabihin na it's a prank. Eh wala. Sabi ko, ha? Alam mo yung parang hindi ko rin magawang magwala, magalit. Kasi parang tulala ako. Mayang din ganun din yung pakaramdam ko ngayon. My gosh. May gulay. So, sige. Mag-iisip na muna kami ng dapat namin gawin. Mamaya na ulit. Nga po, kawawa naman po sa gandang kahanan ngayong araw na to. So, ayaw po niya mag-vlog eh. Kaya na, magpapagawa po siya ng kotse dahil yung kotse po niya nabangga. Sabi ko, para kumita ka na, ito na eh. Nalala niyo ba sa vlog ko? Balikin niyo po sa YouTube channel ko. Para kumita din ako. Diba kasi vlog ni Kara to? Yung kotse po yun, nabangga ng kapatid ko. At alam ko kung magkano yung pagawa. Ang problema, nabangga ulit siya, mas malaki po yung tama ngayon. Aww. Tapos yung nabangga niya ngayon, nakabangga siya ng sedan, yung sedan bumangga pa sa kabila. So yung nabangga, harap likod. Yung nabangga ng kapatid ko, harap lang. Ngayon, harap likod. Intervene na, anong pakiramdam ng may kotse ka? Tapos nababangga-bangga ng iba. Kasi galing po kami dun sa location kung saan nabangga. Yung ay, hindi. Nakatatlong strike na pala ako na ibang nakabangga. Iba't iba. Oh. Ayan. So, mula po dun sa location hanggang dito, wala po siyang kibo eh. May camera lang kaya magkasalita po siya ngayon. Hindi kasi parang late nagsisink in. Kanina kasi, di ba, parang hindi ko alam marire ako. Kasi hindi naman ako maria kapag sa ganyan, hindi naman ako nagwawala. Tahimik lang ako, nakatulala. Eh, kaya ngayon, parang ngayon nagsisink in ang sakit sa dibdib. Kasi yung bayad. Hindi yung masakit sa lahat. Yun talaga eh. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko siya pababayaan. Ako lang po maghahanap ng mga pyesa. Hindi, sabi ko nga, sabi niya, sabay na doon ipagawa yung kotse ko tsaka yung nabangga. Sabi ko, okay lang ako mag-drive ng bulok na kotse, walang problema sa akin. Basta walang parts na, di ba sabi mo nga, kailangan kasi makita. Baka may umusog yung umusog. Pero kung wala naman, okay lang sa akin kahit sira-sira, hindi ako maarte sa ganyan. Ang problema kasi, unahin na lang yung hindi, sakit na lang. Ang problema kasi, di ba nabasag yung headlight mo? Pag pinasok ng tubig yon, kasi papapalitan mo rin yun eh. Para makabitan mo ng bagong headlight, kailangan mong ibalik sa hulma. Ngayon, ang hassle, kapag hindi pinalitan ng bagong headlight yon, agad-agad, at nabasa ng ulan, tag-ulan ngayon, baka mag-short circuit, masunod yung kotse mo. So, kailangan. So, magmumotor na lang ako. Mag-thank you ka sa akin. Bakit? Thank you. Kasi, wala kang asikasawin dito, ako lahat. Alam ko naman. Oh, kaya na tumawag siya kanina, sabi ko, samahan mo ko. Sakto talaga yung pagtawag mo. Nakakababa ko lang kay Mami. Ano mang kwento? Ang kwento, di umuwi na ako, kanina umere. Actually, di ba, nag-vlog ako kanina. Naka-vlog kasi ako ng hair kanina. Di, tinanggal ko na kasi hindi ka naman dumating sa office na maaga. Papakita ko sana sa yung blonde hair ko. So, yun. So, ang kwento, pag-uwi ko ng bahay din nagpahinga ako, sabi ni Mami, gagamitin mo ba yung kotse? Sabi ko, bakit? Sabi niya, hihiramin ko muna, papadrive ako kay Charlie kasi may lakad daw siya. Sabi ko, sige na, mauna ka na, gamitin mo na muna. Di, pinagamit ko kay Mami, si Charlie pinag-drive niya, inutusan niya si Charlie na mag-drive. Tapos, sabi ko, pagdating na lang nila, saka ko gagamitin. It's either, gagamitin ko nga yung sasakyan ko, pupunta sa office kasi nga magko-cover tayong ngayon, di ba? Yun ang plano. Eh, tumawag ka na, kaya hindi ko nagamitin yung kotse. Sakto, nung tumawag ka na, natapos ka na sa meeting mo, sinabihan ko po siya na, ano, na nabangga yung sasakyan, kakatawag lang nila, samahan mo ko sa kalentong. So, yun, yung nangyari. So, eh, hindik-hindik na pangyari ngayong araw na to. Tsaka mas malaki po yung kasos ngayon kasi nauna. Oo, kasi mas wasak, sabi mo nga, mas wasak yung ngayon. Tsaka mas wasak yung sasakyan ko ngayon. Lalabasag po yung tanong, comment down, dapat na ba ako magpalit ng kotse? Dapat na ba?
Kaya nga sabi ko sa kanya, wag na natin pagawa kasi pag pinagawa ko na naman yung kotse ko, tapos mababangga na naman, bayad na naman, so okay na mag-drive ng bulok. Okay, maakas mo short circuit. Ayun lang, kapag ganun lang. Okay lang. Pero parang ayoko na. Parang gusto ko mag-sidecar na lang siya mag-motor. Ano ba yan? Ay nako. So yun. Magpapalipas muna ako dito sa office. Dito kami America sa office na ngayon. Magpapalipas muna ako ng anak ko. Tulalay. Tapos maya maya uwi na din ako. Ay, hindi ka pala makaka-uwi. Bakit? Wala kang sasakyan. Hindi maglalakad ako pa uwi. Yeah, at hindi kita dalil yung kwatsyo mo wasak. Heist. So, sige po, magpapaalam na po kami. Akin na kami sa taas. Magko-cover na kami. O, diba? Kaya pa na yung mag-cover. Kaya ko pang kumanta ng lagay na to. Thank you for watching this vlog. Abangan nyo po yung part na nito, ha. Kasi pag nagawa na, i-document ko rin. Ano yan? Yung wig ko kanina na hindi mo ko pinansin. Busy rin kasi ako. Sinat ko kaya siya, sinend ko sa kanya. Naghanap walang ako reply, iba yung reply. Wala man lang reaction. Sabi ko, ano ba yan? Naghanap ako ng school ng anak ko. Anyways. Hindi ko mo lang nasabi na it's a prank. Teka lang, ikaw mag-extra vlog ko ba to? Hindi ko mo lang nasabi sa kanya it's a prank. Dead ma. Wala ka man lang reaction sa blonde hair ko. Ano mo reaction mo? Oh, sige na. Alam ko kasi na prank siya dahil kahapon pa. Nagpaparinig ka na naman. Sabi mo, saglit lang naman 30 minutes. Pwede ba 30 minutes? Eh, walang oras yung kulayan sa salon ko. Kapag... Talaga ba? Oo. Pero kaya ako bumili ng wig kasi gusto ko malaman kung bagay sa akin dahil magpapablond talaga ako. Pero walang bangs. Ito kasi may bangs eh. Nakakataba na mukha. Magpapablond ako sa hair house. Pag nagbukas na? Hindi. Home service. Ah, meron ako yung mga tao. Kay ano mo, oo. Kay Kevin. Magpapaano kasi ako. Pa-blond. So, maiba naman. Sige na, paalam na po. Bye-bye. Paalam na, ihinga muna ako ng maluwag. Thank you for watching. Bye-bye. Sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa kasa kung saan ginagawa na namin yung kotse ni Gandang Kara. For the second time in 6 months. Ay, in 3 months lang. Ayan, oh. Mas malaki daw yung damage ngayon, Gandang Kara. Oo nga, no? Tinamaan yung radiator, sir. Ayan. Tawag dito? Beam, no? Ang tawag dito, sir? Bumper reinforcement. Oo. So, ito yung radiator, sir. Ito yung condenser. Ito yung radiator. Ako po. Ano po ito, sir? Ayan, oh. Yung frame niya. Ito diyan dapat nandito. Parang ganyan yan, eh. Ayan. Talaga yan. Ito. Dapat magkatapat po yan. Oo, magkatapat. Yan. Tapos, meron pa dito kumalang. Ayan, oh. Sa baba. Ito yung umurong. Ay, oo nga. Kumupi ulit. Laki yan. Tapos, kung papansin mo, hawakan mo ito. Nakaumbok na siya. Oo, oh, kasi yung... Tumulak. Tumulak po. Kasi ito ba, bubuka na. Ito, pokpok po ito, na? Oo, pokpok. Yung radiator po ba, hindi pwedeng i-repair? Wala atang problema sa radiator. Ah, wala. Buti naman. Ang problema niyan, ito lang, ibabalik sa frame. Lahat po. Okay po. At least po, nakakaano. Tapos, ito... So ayan, Gandang Kara na sa bahay na ako at nakita mo naman sa unang video, dinaanan ko yung kotse mo sa gawaan at kaka-chat lang ngayon ng ano ng latero, no, for two cars na papagawa natin except parts. Mahina yung 50-60,000 para lang alam mo, ha? Maglilibre na lang kita, ha? Bibenta ako ng pinsan ko. Pero yun yung ano mo, doon tayo mag-uumpisa kasi malaki talaga yung tama. Parang ako, ang laki ng tama ako. Di joke lang. Pero wag ka nang malungkot gaano kasi tutulungan kitang maayos mo to. Tsaka masikasa mo lahat, ha. Huwag ka na malungkot dyan. I-update kita, tatala ko na yung in-charge pa paggawa yan. Bye.